Hi guys! Good morning! For today, i-share ko sa inyo guys yung mga past ko, yung about sa yung meron pa yung mga magulang ko. Kami po talaga guys ay hindi naman siya masyadong mahirap kasi nagtrabaho po yung papa ko. Isa po siyang Masun sa Maynila. At saka yung mama ko naman ay housewife lang naman siya. So sa Maynila po talaga guys, lahat ng mga bagay na bibigay sa amin kasi may trabaho yung papa ko at malaki yung sahod sa Maynila at that time. Pero nung nag-edad po talaga ako ng 5, tapos nag-daycare kasi ako, tapos nagkasakit yung kuya ko, nagsabay kami nag-aral. Maliit pa ako that time guys, naisip po na talaga yun. Naalala ko yung mga nangyayari. Sa Maynila po talaga ako lumaki hanggang 6 years old ako guys, doon kami tumira. So that time po guys, laging nag-aaway sila mama, papa. Tapos singgiro kasi si papa, kapag ganun, nanakit po siya. Pero inaano po niya yung si mama lumalaban lang po para sa amin time na yun. Kahit po sinasaktan siya. Kami naman, hindi naman kami sinasaktan ni papa, pero syempre kapag nasaktan po si mama, nasaktan na din kami. Kapag hindi naman lasing si papa, ang bait po niya guys, kasi maano po siya, mahilig sa trabaho, hardworking po yung papa ko guys, tapos siya yung maalagain sa amin, sa family niya. May time lang talaga kapag lasing siya kasi nagagaya siya sa mga niya, sa mga barkada niya guys. So nung time na yun, nabuntis si mama sa panglima namin guys, kasi lima kami magkakapatid yung bunso namin. Sabi ni mama, uwi daw kami ng province. So yun, kasi sabi niya, pa, uwi tayo ng province kasi baka hindi na po ako makita ng mga magulang ko. So, parang nagtaka si papa. Tapos pinagbigyan na lang po siya guys kasi kahit ayaw ni papa kasi may trabaho nga siya. Tapos ang ganda ng buhay namin doon, may bahay na po kaming sarili. Tapos may mga gamit na kami, nanghihinayang si papa that time. Tapos nung umuwi naman kami ng province guys, yun. Mga December po, magsi-7 na ako. Mga December 18 po, nanganganak siya, si mama. Tapos nagkaroon po ng problema guys. Doon nagsimula yung sa buhay ko, pinaka masakit. Kasi December 19 po guys, kaya kapag December 19, naiiyak po ako kasi naalala ko si mama. Tapos nung kasi si mama kailangan siya ng dugo nung time na yon, tapos ibig, tapos yung mga kapatid niya kasi sa Maynila, tapos yung may isa siyang kapatid dun sa province namin, tapos may kasi lasing giro, tapos bawal naman siyang kuna ng dugo. Tapos that time po talaga guys, wala kaming mahingian ng nung katulad sa dugo ni mama kasi EB po si mama ng time na yun. Si EB po kasi yung dugo ni mama. Tapos kailangan talaga siya mga tanghali, kailangan na yun. Tapos mga 5 o'clock kasi sabi ni mama sa akin, kailangan kumain daw ako. Parang dami niyang sinasabi na kailangan alagaan kong sarili ko, mga kapatid ko. Sobrang sakit that time guys kasi hindi ko alam siya. Yan na pala yung huli. Yun na pala yung huli na makikita kami. Diba? Diba ang sakit? Mawala ng magulang. Sobrang sakit, guys. Hindi hindi madaling mawala ng mga lalo ng mama. Kasi si mama kasi yung mas close ko. Tapos, hindi po siya nanakit guys. Iba siya sa mga nanay na nanakit. Kasi nakikita ko ngayon yung ibang mga nanay. Nanakit ng anak. Tapos pinababayaan. Si mama kahit masakit na sa kanya yung mga ginagawa ni papa. Yeah.
lumalaban po siya. Hindi siya nakipaghiwalay kay Papa kasi ayaw niya mawalan kami ng Papa. Yun guys, yung simula ng buhay ko na sobrang sakit. At dun ko nasasabi, paano na kami? Tapos sumunod-sumunod pa yung paghihirap namin guys kasi kahit saan-saan na lang kami. So yun lang guys, ang kwento ko. Sa sunod na lang po, kasi naiyak na po ako. Hindi ko kaya, hindi ko mapigilan yung iyak ko kasi sobrang sakit yung mga nangyari sa buhay ko guys. Thank you for watching po. At sana magkikita pa tayo sa sunod na kwento ko. Bye! Love you all and God bless. Laban lang po tayo kahit ang hirap, di ba? Bye! Smile lang tayo guys.